Marahil ay marami sa atin ang nakalimot na tungkol sa naging kasaysayan ng salapi sa ating bansa. Madalas kasi ang natatandaan na lamang natin ay ang barter system na naganap bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. At kinalaunan, nagbago ito sa anyo ng pera na ating nakagisnan. Gusto niyo bang malaman kung paano ang kasaysayan ng pera sa Pilipinas? Halika, sabay-sabay nating alamin. Pera. Ito ay makukulay na papel na nakaburda na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mula sa malabutil nitong anyo hanggang sa papel at barya na alam natin ngayon, ito ay palaging nagpapaalala sa mga pinagdaanan ng ating perlas ng silangan. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa bansa noong 1521, gumagamit na ang mga Pilipino ng sistemang barter sa pakikipagkalakalan sa mga karatig na bansa tulad ng China, Java, Borneo at Siam, kung saan walang ginagamit na salapi para makuha ang gustong produkto at serbisyo. Tanging palitan lamang ang naging paraan. Ngunit, dahil sa pagiging hindi praktikal ng barter, pumasok sa eksena ang cowrie shells. Ang cowrie shells ay gawa sa ginto, jade at kahoy. At dahil sa gana ang Pilipinas sa ginto, ay gumamit din tayo ng barter rings para sa pansariling panggayak at kinalaunan ay lumabas din ang pinakaunang porma ng barya na tinawag na pilansitos. Ang pilansitos naman ay bilog sa hugis at may pagka-patag. Ito ay may nakaukit na baybaying ma o m na di umano ay dahil sa ito ang pagkakakilala sa atin ng mga Chino bago pa man dumating ang mga mananakop. Ang mga sinaunang barya na dinala ng mga mananakop ay tinawag na makukinas o cobs. Sa Pilipinas ay tinawag nila itong hilis o kalamay. Ito ay mga baryang pilak na hindi tuwid ang pagkakahulma na galing pa sa Mexico. Ito ay may mga disenyong krus sa isang banda at ang eskudo ng mga Espanyol sa kabila. Mula naman noong 1732 hanggang 1772, inilabas sa mundo ang Dos Mundos o Two Worlds na pinapahalagahan dahil sa natatanging ganda ng kanyang disenyo. Itinatampok nito ang disenyo ng dalawang mundo na may korona na sinisimbolo ang dominasyon ng mga Espanyol sa bago at lumang mundo. At dahil sa kakulangan ng supply sa barya ay inutos ng gobyerno ng Espanyol na gumamit ang Pilipinas ng barilyas. Ito ang kauna-unahang tansong barya na inilabas sa Pilipinas. Hango din sa salitang barilyas ang barya na ang ibig sabihin ay sukli. Ang pesos fuertes na inilabas ng unang bangko sa Pilipinas, ang El Banco Español Filipino de Isabel II, ay ang unang perang papel na umikot sa Pilipinas. Si General Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Pilipinas, ay nagkaroon ng otoridad na maglabas ng 2 sentavong tansong barya kasabay ng 1 piso, 5 piso at 10 pisong perang papel na may sulat ng paghihimagsik sa ilalim ng Malolos Constitution of 1898. Ngunit, sa pagsuko ng general sa mga Amerikano, ito ay pinatigil at ipinagbawal. Sa pagdating ng mga Amerikano noong 1898, ipinupad nila ang moderno at makabagong pamaraan ng pamamalakad ng salapi sa Pilipinas. Ito ang naging dahilan sa naging pansamantalang pag-unlad ng bansa. Ang sistema ng pananalapi ay batay sa ginto at isinali ng piso ng Pilipinas sa dolyar na may ratio ng 2:1. At noong 1903, ang Coinage Act para sa Pilipinas ay aprobado na ng Estados Unidos. At noong 1912, ang pagpapapalit sa pangalan na El Banco Español Filipino
sa Bank of the Philippine Islands ay natupad na. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaan, naging malubha ang naging epekto nito sa sistema ng pananalapi sa Pilipinas. Ang mga Hapon ay naglabas ng dalawang klaseng perang papel na may malalaking denominasyon. Samantala, ang mga probinsya naman ay naglabas ng sarili nilang perang gerilya o mga pera ng pagtutol. Sa pagtatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1949, ang mga unang pera na inisyu ay galing pa sa Inglaterra at Estados Unidos.